Ngayon po, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa properties for sale ni Pag-IBIG. And saan ba natin makikita yung mga for sales or foreclosed property ni Pag-IBIG? Kasi minsan maraming nagtatanong, nasaan ba nakapost? Paano ko ba malalaman na foreclosed ba tong Pag-IBIG, foreclosed ba tong properties na to, or pwede ba siyang i-acquire? So, mismo nasa website lang po ni Pag-IBIG yung properties for sale. And of course, meron pong ano si Pag-IBIG na bawal na ang agent. So, starting September po ata yun na pinagbawal na yung paggamit ng agent through Pag-IBIG. So, ito po, punta lang po tayo sa website ni Pag-IBIG, that is www.pagibigfund.gov.ph. Then, click po natin yung properties for sale. Yan. Ito po, ito, September 30, 2019, acquired asset will no longer accept reservation through accredited broker effective September 30, 2019. So, if ever po na may gusto tayong properties, kailangan po nating makipag-coordinate sa acquired asset management group ng Pag-IBIG. So, ito po, gawin natin, properties for sale. Then, ito, may tatlong categories kung paano tayo pwedeng mag-acquire ng properties for sale ni Pag-IBIG. That is properties under negotiated sales, properties under public auctions, no discount, and public auctions with discount. But since may COVID po and bawal ang mass gathering, wala po yung properties under public auctions with discount and no discount. Ayan, mga canceled po yan kasi may pandemic. So, ang inaalaw lang po ngayon ni Pag-IBIG is properties under negotiated sales. And kung gusto po nating sumali sa bidding na yan, kailangan po natin magpasa ng offer to purchase sa Pag-IBIG in a sealed envelope. Ito po ang itsura ng offer to purchase. So, yan yung form niya na pipilapan natin. Pwede tayong humingi doon sa mismong Pag-IBIG, doon sa Pag-IBIG branch, or pwede natin siyang i-download at fill-upan na lang natin, then i-print. So, ito yon, lagay lang natin ang date, anong mode of sale, kung individual, retail, kung bulk, or group. Then, tandaan po natin kung ano yung kung nasaan yung location ng property and the property number. Then, yung minimum selling price, magkano yung selling price ng product, and magkano yung offer natin as a bidder. Then, mode of payment, kung paano natin siya babayaran, if it cash or short term. Pag short term po, 12 months plus interest. Long term naman po, ang maximum niya ay 30 years, but this one is not applicable for bulk order. Then, pilapan lang po natin yung buyer's information, and if ever po na hindi tayo yung magbibid, kailangan natin ng SPA. Ayan. Then, of course, yan, pirmahan na lang natin. Then, after po niyan, yan yung offer to purchase. Ito po ay madadownload naman dito rin sa website ni Pag-IBIG, yan, for individual and for judicial entity. So, ito po yung mga branches ni Pag-IBIG. So, meron siya sa Bacolod, sa Calamba, sa Davao, sa La Union, sa Naga, sa NCR, sa Pampanga, sa Tuguegarao, Zamboanga. Then, kung kukuha po tayo ng properties for sale ni Pag-IBIG, acquired asset, ito po ang magiging discount natin. Kung cash po natin siyang babayaran, 30% discount, napakalaking kabawasan. Napakalaking discount niyan. Short term po, 20%. At kung long term naman po, ay may 10% discount tayo. So, for the bulk, ang sobrang lalaki ng discount niya. 10 million to 50 million, 40%. More than 50 million to 100 million, 42%. More than 100 million, 45%. Then for the discount under the memorandum of agreement with project proponent, so 10 million to 50, 20%. More than 50 to 150, 22%. And more than 150 million, 25%. So just for example po, ang gusto nating property ay nasa Cavite. It's still part of the NCR po yung dropbox niyan kung Cavite. Dito po natin siya makikita. Ito yung batch number. Ito po yung acceptance offer. Every week po nagbabago yan. And pag
sa darating na Lunes, kinalunisan, yun po yung opening ng offer. So just for example dito, yung July 13 to 17 yung pasahan ng offer, pagdating ng July 20, yan na po yung opening ng offer. Then pagdating po dito, just for example this week, acceptance po ng offer is sa July 20 to 24. Sa 27 po yun yung opening ng offer. So, click lang po natin ito. Ayan. Makikita na po natin dito yung mga properties na under negotiated sales. Ayan. Nandyan po yung list ng properties under negotiated sales. So, under this one, ito yung batch, publication batch number. Ito yung area na mga properties na yan. Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna, and Batangas. Ang available units po ay 500. Ang acceptance ay 50 to July 22, 24. At ang opening niya ay July 27. Then, ito na po yung mga properties. Nakakategorize na po yan. Condominium. Kung yan, kung lot only ba. Titingnan lang po natin kung nasaan yung mga properties na yan, yung area na gusto natin. So, kung siya ba ay single, single attached, single detached. Kung ito ba ay double attached or townhouse or the row houses. So, ang dami po dyan mga properties na pwede nating i-bid. And of course, ang isa pa po nating i-check ay itong remarks. Kung ang remark po ba ay occupied or unoccupied. The best thing po na kunin natin yung unoccupied kasi baka mahirapan po tayo na paalisin yung nakatira doon. Sometimes po kasi nagkakaroon pa ng kasuhan at ang nangyayari ay nahihirapang paalisin yung nakatira doon. So hindi po natin malipatan agad o hindi natin mapagawa kung may ipapagawa kasi may mga nakatira. Nagkakaroon na ang problema. But still the good point is, mura po yung mga properties. Imagine natin may mga discount pa tayo matatanggap kung babayaran natin siya ng in cash. 30% magkano na lang po yun, di ba? So just for example, ito. Yung lot area niya ay, for example, ang lot area niya 180. Then yung floor area niya 142. Napakalaki na po yan. 180 and 142. Single attached po yan. 1.6 lang po yan. Kaya lang may occupant. Meron naman po na occupant na madaling kausap. Pagka madaling kausap yung occupant, mas maganda. Ang masama kung mahirap pong kausap yung occupant or yung mga nakatira doon. So, for example, ito unoccupied. So, may 177 lot, 68 yung floor, 2 million lang. So, sa 13 din po yan. So, ganun lang po. I-check lang po natin. Then, pila pa natin itong form na ito na nadadownload naman. Lagay natin yan. Lagay natin yung mga information, then ihulog po natin siya sa Dropbox. Pagka hinulog po natin siya sa Dropbox, magdala po tayo ng ID, valid ID po natin. And kung kukunin po natin na mode of payment ay long term, kailangan po natin ng proof of income. Kasi ipopotocopy po yon at kailangan po nating ipasa kasabay noong offer to purchase. Kung long term lang naman po yon. Pero kung hindi po long term, kahit ID lang. So, after po noon, bibigyan po tayo ng receipt ni Pag-IBIG na katunayan na natanggap natin or nagsumali tayo doon sa bidding. Then, after po noon, ang gagawin natin is tatawagan tayo ni Pag-IBIG kung tayo yung nanalo sa bidding. Or kung hindi man tayo nanalo, i-inform pa rin tayo ni Pag-IBIG na hindi tayo ang nanalo sa bidding. So, if ever po nanalo tayo, pababalikin tayo doon sa Pag-IBIG kasi may bipirmahan po tayo na notice of award. Then, magbabayad po tayo ng 1,000 pesos as a reservation. So, andito po yan. Makikita natin yan sa guidelines dito na pinrovide ni Pag-IBIG. So, yan.
sorry. So yung winning buyer po ay may magbabayad ng non-refundable reservation fee of 1,000 pesos except po for bulk order within 5 working days from the date of receipt of notice of award. Kung ang mode of payment naman po natin is through cash or short term, a down payment of at least 5% kapag ka short term or cash. Yan po yung kailangan natin. Yan. Then, then after po nyan, ipapasa po natin yung mga requirements na natin. Then, kung long term, magabayad po tayo ng may mga other fees na po na babayaran. Just for example, yung mga insurances. Then, kapag short term or cash, wala na po. Then, after po noon, ang mangyayari kung long term naman po, ipapasa po natin yung requirements, then, i-approve po yun ni Pag-IBIG. Bibigyan na po tayo ng acceptance or notice of guarantee or acceptance na. So, that's all po, and hopefully nakatulong po ako sa inyo kung paano mag-bid sa Pag-IBIG or paano sumali dito sa bidding process ni Pag-IBIG under the acquired asset.